Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, mayroon ako ituturot sa inyo na napaka-useful tutorial na pwede nyo magamit sa pang-araw-araw na gawain. So ito guys, no, kung mahilig ka mag-hawak ng phone mo, no, at mayroon ka mga application na napaka-importante at gusto mong i-secure. So syempre may mga malilikot na kamay katulad ng mga anak nyo na bubuksan, lalo ang mga Facebook. Yan, tapos yung mga online banking natin. So pwede natin lagyan yan ng double security na application or gagawin natin at papakita ko sa inyo kung paano. So ito guys, no, para at least ma-double secure natin ang ating mga application at hindi agad mabuksan ng kahit na sino man. So ito guys, panoorin nyo hanggang dulo para masundan nyo itong tutorial na ito. Syempre guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, pindutin mo na yung subscribe button, click mo na ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin na papalabas katulad ito. So hindi ko na papatagalin, simulan na natin. Watch this! Ito guys, punta tayo sa ating mga Google Play Store sa ating mga Android phone. Punta tayo sa Google Play Store. Meron tayong i-download na application. So para magamit natin itong tips na ito or tricks na ito. So punta tayo sa Google Play Store, search lang natin or type natin itong App Lock Pro. Yan, App Lock Pro. Yan. So App Lock Pro, App Lock and Guard. So as you can see, ito siya guys, no, lalabas to. So ito ang kanyang application. So App Lock Pro, App Lock and Guard. So as you can see, na sa 100 million downloads siya, no, napakadami. So dito, secure your apps, use different lock system, use fingerprint, ay napakaganda niyan, customize themes, amazing features, and etc. So napakaganda nitong application na ito, napaka-useful guys. Kung meron kayong gustong i-lock, no, at i-unlock gamit ang iyong mga fingerprints, like katulad ng mga Facebook, at nasa 4.7 ang kanyang ratings, napakataas. So download natin to guys, at maliit lang naman ang kanyang data, nasa 26.04 MB lang siya. So itong application na ito guys, at magagamit natin to sa pag-lock or unlock ng ating mga application, no, at gamit ang ating mga biometrics. Ayan, so napakaganda na ito guys, at secure na secure ang ating mga application, like gusto mo yung Facebook, hindi na bubuksan, or Messenger, gallery, anything you want, no, na pwede mo lagyan ng lock, application lock, at ma-unlock lang yan gamit ang iyong biometrics. So open natin to guys, na-download na natin. So open na natin tong apps. So, as you can see, sa unang pagkakataon na ma-open to, maghihingi siya ng 6-digit password or set passcode. So mamimili kayo kung anong gusto nyong passcode ang ilalagay. Merong 4-digit PIN, 6-digit PIN, pattern, or knock code. So ayan. So nasa inyo na yan kung anong gusto nyong ilagay. Ayan. So 6-digit PIN ang aking ilalagay dito. Or i-example sa inyo. So example natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So example lang to guys, no. Kayo na bahala kung anong gusto nyong ilagay na PIN. Yan, nasa inyo na yan. So yan, verify your 6-digit PIN, automatic. Then permission, required, ano lang natin. Accept lang natin lahat ng permission. So on lang natin. So on, App Lock Pro. Yan, so naka-on na siya guys. Then, allow lang natin lahat. Yan. As you can see, itong kanyang interface para maset natin. So, may makikita kayo ditong unlock. Ito yung mga naka-unlock na application. Ayan. Na hindi natin kailangan gamitan ng mga biometrics or mga PIN code natin. So, naka-unlock siya guys, no? Yan. Na hindi na kailangan, kung gusto nyo na wag nang ilock or kung gusto nyo naman ilock, pwede nyo siyang iset. Yan. Pwede itong iset, no? At dito natin isiset sa tabi ng unlock. Meron kayong dito sa taas, may kitang lock. Yan, pindutin nyo lang dito yung lock. Yan, once na meron kayong gustong iset dito, na nalalagyan natin ng lock code. Yan, so, ayan. So, dito sa taas guys, no, yung tabi ng unlock, yan, lock. Ito yung mga na-lock ko na, or naka-default na pwede natin ilock. So, pwede nyo naman itong bawasan. So, you can see meron ditong Google Chrome, Drive, Facebook,
Piles, Gallery, Gmail, etc., etc., mga social media. Kung gusto nyo siyang i-unlock na hindi na kailangan ng biometrics mo or PIN mo, pindutin mo lang yung pinaka-icon na lock. Tapos, mapupunta na siya dun sa unlock. Yan, mababawasan na siya. Ayan, guys, no? Yan, so, malaga dito yung Facebook. Lagyan natin ng lock. For example, yung Messenger, nakalock siya para at least hindi siya na-open agad, no? Gallery mo or any apps mo na kailangan mo na kailangan i-secure, pwedeng-pwede. So, retain lang natin dito sa lock. So, pipindutin nyo lang yung icon na lock, no? Para maalis siya muna sa unlock. Then, punta kapag sa nasa unlock naman kayo, pindutin nyo lang yung icon na lock. Yan, para malagyan siya ng lock na biometrics. So, dito naman sa settings, pindutin natin. Set lang natin ito sa settings, guys, no? Itong biometrics. So, itong biometrics, meron dito, change security question. So, maganda to, lagyan natin itong change security question. So, click natin itong change security question. What is your security question to recover your passcode? In case na nakalimutan mo, guys, ito, no, may magtatanong sa'yo na secondary na question para ma-retrieve natin. In case nakalimutan mo naman yung PIN mo. Yan, so what was the name of your first pet? So, ito lagay natin, no? Sample natin, doggy. Yan. So, nakaset na siya. So, dito guys, yung pangalawa, biometric fingerprints. So, i-on natin yung biometric fingerprints. Ito yung nilagay natin na code, yung 123456. Ayan. Then, i-on natin itong fingerprint. So, ito kasi gusto ko, fingerprint. Yan. So, paano natin matry kung nagana itong fingerprint? Sa or pwede kayo dito sa biometrics, piliin natin. So, on lang natin biometrics, lalabas dyan. Pag inon natin to yung biometrics, may lalabas dyan. Are you sure? Yan. Yan o. So, to check natin para kung correctly, test now, test natin. Then, maghihingi ulit yan ng biometrics. Once na maghingi ng biometrics, yan. Once na mag-enter or mag-proceed, okay na yan, guys. No? So, yan. Nag-okay na siya. Yes. Ayan. Ibig sabihin, nagpalit siya. Nag-okay yung biometrics natin. So, fingerprint, okay na siya. So, hindi nakikita dito yung pag-fingerprint ko kasi fingerprint ko ay nasa likod. So, ayan guys, no? Yan. So, may lalabas dyan na fingerprint. Mag-fingerprint ka para ma-open yan. Ng settings na yan. So, ayan guys. So, tatry na natin siya. So, back lang natin to. So, try natin i-open ang ating Facebook naman. So, try natin. No? Kung may magbubuksa sa'yo ng Facebook, so open natin. Automatic maghihingi siya na verify your identity, use your fingerprint to verify your identity. Yan. So, nakalock na siya, guys. Para ma-unlock yan, kailangan natin ng biometrics. Yan. Binay-matrix ko na siya. Aking fingerprint, na-open na siya. Ganun lang to guys. No? Napaka-useful, napakadali na iset. So, punta naman tayo. For example, yung Messenger, no? Naset ko na na-lock to. Ayan. So, naghihingi siya ulit ng verify your identity, your fingerprints to verify your identity bago ma-open. So, ayan. So, yun lang naman ating tips and tricks tutorial ngayon at napaka-useful. Gusto nyong i-unlock or lock ang inyong mga application or Facebook Messenger, eto, tama para sa ito. So, maraming salamat sa inyo. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe and click mo na ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin na papalabas katulad na ito. So, maraming salamat. Have a nice day. Bye-bye.